Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa ating midweek service. Nagagalak po kaming makasama ang bawat isa sa inyo. At ngayon pong gabi, samahan niyo po kami sa umpisahan ng ating worship service ng pagkakawit sa ating Panginoon. Lord God, because Lord, as it said in Jeremiah chapter 10 verse 6, there is none like you, O Lord. You are great, and great is your name and mine. I know, church, na iba po sa atin ay panigurado, struggling right now, may pinagdadaanan, hindi ko man po personally alam, pero alam ng Lord yung pinagdadaanan ng puso mo ngayon, kapatid. And the best way para ibuhos natin yung mga problema natin is to sing it out to the Lord. Okay lang kahit hindi tayo gusto ng kanta. Or sa tingin natin, makakairita lang tayo ng mga karinig sa atin. Pero baliwala yun eh. Kasi ang kinakantahan natin ng Lord. At ang anuman ang marinig ng Lord na papuri sa ating mga bibig, ay tatanggapin niya. Ganon kagaling, ganon kagreat ang ating Panginoon. And tonight, I encourage you, kapatid, sing out. Sing your heart out to the Lord. To the
Let the sound of you make tonight, Lord, as we praise you. Be music to your ears. May it empty our sorrows, may it empty our pain, may it empty our doubt, may it empty our burden, Lord God, yung gabi ito. Everything we have cried, sang out tonight, Lord God, is at your mercy. It's at your palm of your hands, Panginoon. Naniniwala kami sa iyong kapangyarihan. Again, Lord, thank you for this night that you give us about this time. It's my belongings, it's my Jesus. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga magulang namin at mga kapatid. Welcome po kayo dito sa online midweek service dito sa St. Paul United Methodist Church, Tondo, Manila. Pag-usapan po natin sa gabing ito ang pagkilala sa katayuan. Pagkilala sa katayuan. Ang mga talatang pagbabatayan po natin ay matatagpuan sa 1 Korinto, Kabanatang 11, mga talatang 2 hanggang 16. Tayo po muna ay manalangin. Hulihin ka, Panginoon, sa maghapon na inyong pagsama, pag-iingat, paggabay at pagpapala. Hiling at dalangin po namin minsan pa ang aming pagsasama-sama sa pamamagitan ng online midweek service na ito. Salamat sa mensahe, sa pamamagitan ng mga awitin. Gayun din po, Panginoon, sa pakikinig namin ng inyong mga salita. Samahan kami ng banal mong Espiritu sa aming pakikinig. Alang-alang kay Jesus na aming Diyos. Amen. Pag-isipan po natin ito, sabi sa Genesis chapter 1 verse 27, nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, lumalang siya ng isang lalaki at isang babae. Sa kabila ng ilang mga problema sa iglesia ng Korinto, pinuri pa rin sila ni Apostol Pablo. Sa verse 2 ng chapter 11, 1 Corinthians chapter 11, pinupuri ko kayo dahil naaalala ninyo ako at sinusunod ninyo ang mga turo na ibinigay ko sa inyo, sabi ni Pablo sa verse 2. Isa sa kanilang katanungan ay ang usapin ng kapangyarihan. Sa verse 3, ngunit nais kong maunawaan ninyo na si Kristo ang ulo ng bawat lalaki, ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, at ang Diyos naman ang ulo ni Kristo. Waring labi silang nahuhumaling sa kung sino ang higit na makapangyarihan sa kanila, tiniyak ng apostol kung sino ang dapat magpasakop sa mas nakakataas, kaya niya isinulat ang bahaging ito. Binigyang diin ni Apostol Pablo ang pagpapasakop, lalo na sa pananalangin at pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa talatang 4, ang lalaking nananalangin o nagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos nang may takip ang ulo ay nagdudulot ng kahihiyan sa kanyang ulo. Verse 5, ang babae namang nananalangin o nagpapahayag ng mensahe mula sa Diyos nang walang talukbong ang ulo ay nagdudulot ng kahihiyan sa kanyang ulo na para na rin siyang babaeng inahitan ang ulo. Verse 6, kung ayaw magtalukbong ng ulo ang isang babae, magpagupit na rin siya ng buhok. Yamang kahiyahiya sa babae magpaahit o magpagupit ng buhok, dapat siyang magtalukbong. Ito po ay ayon doon din sa kanilang kultura noong mga panahon po na iyon. Dito nilinaw ng apostol na ang babae ay dapat magsuot ng belo bilang tanda na may higit na nakatataas sa kanya. Sa verse 10, alang-alang sa mga anghel, dapat magtalukbong ng ulo ang babae bilang tanda na siya ay nasasakop ng kanyang asawa. Nakapagpapababa ba ito sa katayuan ng mga babae? Nais lamang linawin ni Pablo kung sino ang dapat magpasakop. Inuulit ko po, nais lamang linawin ni Pablo kung sino ang dapat magpasakop. Tiyak na laban din siya sa ideyang higit na nakatataas ang lalaki kaysa sa babae.
Inuulit ko po, tiyak na laban din siya sa ideyang higit na nakatataas ang lalaki kaysa babae. Dapat pagkatapos liwanagin ang isyu ng kapangyarihan sa pagitan ng lalaki at babae, tiyak naman niyang ipinahayag na kailangan ng bawat isa ang isa't isa. Sa verse 11, gayunman sa ating buhay sa Panginoon ay kailangan ng babae ang lalaki at kailangan din naman ng lalaki ang babae. Inalarawan din ang kanilang pinagmulan. Sa verse 12, nagmula man sa lalaki ang babae, ang lalaki na may isinisilang ng babae at mula sa Diyos ang lahat. Maaari nating matutuhan dito ang aral tungkol sa pagpapasakop sa bawat isa lalo na sa Diyos. Higit na binigyang diin dito ang kapangyarihan ng lalaki sa babae dahil hindi dahil galit si Apostol Pablo sa mga babae, kundi dahil nais niyang igalang ang tamang paglalagay ng Diyos sa tamang katayuan nila. Kaya kahit alam na rin ng mga babae ang gawain ng lalaki ngayon, nais pa rin ng Diyos na magpasakop sila. Idalangin po natin o hilingin natin sa Diyos na magampanan mo nawa na may kasapatan ng iyong tungkulin ayon sa kagustuhan ng Diyos. Idalangin o hilingin natin sa Diyos na magampanan mo nawa na may kasapatan ng iyong tungkulin ayon sa kagustuhan o nais ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Salamat Panginoon sa pagsasaayos mo sa amin, maging sa loob man ng tahanan, sa iglesia, sa lipunan na aming ginagalawan. May kanya-kanyang tungkulin ang bawat isa, mapalalaki man o mapababae, Panginoon. At iba naman ang usapin pa rin ng mga leader, maging lalaki o babae sila, ay kayo pa rin ang naguutos ng pagtingin at pagpapasakop sa kanila, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, na magkaroon pa rin ng respeto, paggalang ang bawat isa sa kanya-kanyang tungkulin na kanilang ginagawa o ginagampanan. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy po kayong magkaloob ng karunungan sa mga iglesia o simbahan, sa mga namamahala o nangunguna sa kanila. Dalangin po namin na magkaroon pa rin ng pagkakasundo-sundo, pagkakaayos ang bawat isa. Dalangin po namin na iisa pa rin ang layunin at panuntunan, Panginoon, ng pagsunod sa inyo. At ito ay ang pagpapasakop sa nakatataas o pagpapasakop sa nararapat pasakupan upang maging maayos at magkakasundo po ang lahat, Panginoon. Dalangin at tinataas ko po ang bawat sambahayan, tahanan ng mga anak mong ito. Pagpalain mo sila, kayo po ang patuloy na kumatagpo ng kagalingan, kayong patuloy na kumatagpo ng pag-asa, patuloy na kumatagpo, Panginoon, ng biyaya at habag na nagmumula sa inyo. Pinagpapala, sinasamba at dinadakila namin ang inyong banal na pangalan, aming Ama at aming Diyos sa gabing ito. Dalangin po namin ang magdamag, bantayan kami ng mga anghel po ninyo sa aming pagpapahinga. Kayo po ang papuri at pasasalamat ay aming ibinabalik sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka, paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at patuloy na mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at patuloy kayong bigyan ng kanyang kapayapaan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.